itong dadungog na ganiha akong story, wa? Dungog na. Naputol to. Okay guys, thank you for still tuning in to our channel. Balik ulit tayo. Okay, so pwede na kayo mag-comment guys, kasi kanina binalik natin dahil hindi makita yung mga comment nyo. So binalik natin para makapag-comment na kayo ngayon. This time you can start commenting, or you can start commenting na. Okay. So as I said, yung topic natin ngayon ay mga techniques kung paano tayo makapag makapagdagdag binta sa ating lechon manok, dahil yun nga, December na is coming, and then mukhang mag-shortage sa manok dahil wala pa ngang December, umakyat na yung presyo. Mga bumawi yata yung mga integrators. Mga integrators guys, ano ba yung integrators? Yung mga integrators ay yung mga company na mga producers ng live broiler chicken. Ernesto Etino, hello po, watching from Oman. Hi sir Ernesto, thank you for watching. Albert Valenzuela, sir, ask ko ano po ang timbang ng regular na manok na nililitson po. 1 kilo sir Albert ang real na karamihan na ginagamit is 1 kilo to 1-1 ganon, 950 grams to 1-1, yan ang talagang pinaka magandang lilitsonin na manok. 1 kilo. So 950 grams to 1.01. Asan man ba akong kwanti yung comment? Okay, so huwag niyong kalimutan guys, magtamsak. Magtamsak niyo kasi meron na tayong 8 audience, pero tatlo pa yung tamsak. Guys, yung nakaganda na kamay dyan, pipindito niyo yan para maka-count in kayo sa ating mag-chat, mag-comment na kayo dyan guys para sa inyong mga tanong. Okay po, salamat sir. Salamat din, Albert Valenzuela. Okay, so nakuha nyo ba kanina guys yung ibig ko sabihin guys, na ano-ano yung mga tamang gagawin natin by kung case magka-shortage ng manok. Alam nyo ba guys na pag December talaga ay wala na tayo magawa. Pag darating yung kung talagang magsishort na ng manok, ma-prepare siya tayong gagamit ng mga frozen chicken. So, yan ang ating babantayan, kasi ang frozen chicken guys, karamihan ay mga malalaki. Dahil sa bansa talaga natin, we are small birds producing country. Hindi tayo katulad ng mga neighboring countries natin like Indonesia, Japan, Thailand, mga Vietnam. Yung mga manok nila doon guys ay mga malalaki. So any foreign countries, tayo lang ang bansa na nagpo-produce ng mga maliliit na manok. Kumbaga, tawag natin ay mga small birds. We are different from other country like Thailand, kasi yung Thailand guys, yung mga manok doon ay mga malalaki. Hindi kasi doon uso yung litsunan. Ibang mga bansa, kaya yung ang ganda ng nila doon, mga poultry, dahil lumampas sila ng mga 35 days, yung mga manok nila ay mga malalaki. So yung pinapakain ng feed sila, kumikita sila dahil malalaki yung return ng return ng meat kung
magkano, ilan na nakain ng feeds. So, maga, so nakukonvert yung kain ng feeds, nakukonvert into meat. So, kumikita sila. Hindi katulad dito sa ating bansa na ang mga poultry producing companies, minsan ay sinusunod nila ang demand ng market. Ang demand ng market sa atin dito sa Pilipinas ay mga maliliit na manok or small birds. Yung average is 1 kilo. Tulad ng itong mga lilitsunin. Sa mabinta pa nga guys, yung 700 grams eh. Kahit pa nga 600 grams sa atin dito ay mabibinta pa rin. So, kaya tinatawag yung ano natin ng supply na small birds tayo dito sa bansa. Kaya, mahirapan din tayo minsan mga lilitsunay kung talagang mag-shortage tayo dito sa atin sa Pinas. Hindi tayo basta-basta maka-import ng manok na katulad sa ating mga required sizes like 1.1, 1 kilo. Dahil kung mag-import tayo ng mga dress chicken guys, o yung mga frozen na whole chicken, talagang mga malalaki yung mga manok doon. Kaya minsan, yung pinakamaraming imported na manok ay mga quarter legs. Di ba? Mapansin nyo? Maraming mga quarter legs. So, di kayo seldom lang kayo makita ng manok na buo na imported. Yung karamihan ng mga imported guys ay yung mga quarter legs, yung mga pitso. Yan, pero karamihan talaga ay yung quarter legs kasi yun ang pinakaano nila eh. So, hindi mabinta nila dahil sa ibang bansa, ang breast ay ginagawa nilang tawag nito, yung boneless, itawag nila to, yung inalis nila yung buto. Yung ginagawa nilang chicken fillet, ayan, pinifillet nila yung mga breast. So, kung mapansin nyo, kung minsan may maraming mga imported, ang daming mga quarter legs or leg quarter. Yung mga ano ba yung kalahati ng manok ba ito sa paa, ito sa baba, lahat quarter, yung tinatawag na leg quarter. At mura yan guys kasi sa ibang parte sa breast, bumabawi na sila diyan kaya mura yung mga leg quarters na imported. Kaya mo pansin nyo, minsan dati umabot yan 45 per kilos eh. Iwan ko ngayon kasi hindi pa ako naka-update sa mga imported na mga leg quarters. Kaya kung tayo dito sa ating bansa ay magka-short ng mga lilitsunin na manok like 800 grams hanggang 1 kilo to 1.1, talagang dito lang tayo aasa sa ating production sa Pilipinas. Doon lang tayo makabili sa ating mga producing na mga tinatawag natin mga integrators. Like Magnolia, Yuk Bounty, sino-sino pa dyan. So doon lang tayo makabili sa kanila dahil sila lang nagpo-produce ng mga sizes na ating kinakailangan. At minsan pa nga, may time na hindi umuubos yung manok. Ang hina ng binta, lumalaki yung manok nila. Umabot ng 1.2, 1.3 hanggang 2 kilos. Kaya yung nagiging frozen. Kung mapansin nyo, pagbibili kayo ng mga frozen na lechon na manok, whole chicken, bihira lang kayo makakita ng tag 1 kilo or 1.1, 1.2. Lahat 1.2 pataas ang mga frozen na manok. Kaya minsan, kung may Pasko na wala tayong manok na mabili na good size, yung iba ay napipersa na maglilitso ng malalaki. So, pag walang maliliit na manok, nalilitsunin 1.1, 1 kilo, ibig sabihin yan, tumataas yung presyo. So, yung malalaking manok, tumataas din yung presyo. So, kung isang manok lang, halimbawa, 1.3, 1.4, binibili mo at 120 per kilo, so puhunan mo dyan ay mga almost 180 to 200. So, ibibinta mo na yan at 300, 350. So, wala kayong magagawa, guys. So, makabili kayo ng mga frozen na mga manok at yun na ang inyong lilitsunin. So, ngayon pa lang, maghanda na kayo dahil posibleng magka-shortage tayo sa mga good sizes of chicken dahil nga yung nangyari dyan sa Luzon na yung past na bagyo, yung Ulysses, daming mga poultry na sisira dyan sa Luzon. So, mga frozen dito nga na mga manok dito sa Visayas, ayun, dinadala dyan sa Luzon. So, plus yung pang mga nasisirang mga manukan dyan nung bagyo. So, talagang magsushort dyan sa Luzon. So, ang gagawin yan, yung manok sa Mindanao, hahatakin yan sa Luzon. Visayas, hahatakin dyan. Talagang na-divide na ang supply, so magkakaroon na ng shortage. So, pag mayroon ng shortage, magmamahal na ang supply. So, ngayon pa lang,
mag-divert na kayo, bibili na, mag-ano na kayo, mag-start na kayo, gagawa ng mga limpo. Eh, sa Luzon, alam ko, may shortage din sa pork, pero kahit na naman, hindi naman talagang short na short, makabili pa rin kayo. At least, mayroon kayong option na ibibinta. Magbinta rin kayo ng limpo, guys. At kung wala kayong, ano, wala kayong timpla, panoorin dyan sa vlog ko, guys, sa Food Daddy TV. Mayroon tayong vlog dyan, yung paano gagawin ang limpo. So, yun na, guys. Yun, susundin na lang yun. Yun na ang pinaka-basic na paggawa ng limpo. Masarap na yun. Okay, so gagawin nyo, ngayon pa lang, maghahanap na rin kayo ng ibang mga supplier. Huwag kayo mag-stay lang sa isang supplier dahil alam naman natin, yung supplier natin ay umaasa din sa mga integrators. So, tayo din ay umaasa sa kanila. So, huwag lang kayong umaasa palagi kasi minsan talaga ay nauubusan sila ng supply. At alam nga naman, inyong aawayan sila na sila din naman ay umaasa sa kanilang mga supplier. So, gagawin natin, hahanap na kayo ngayon ng maraming supplier, as many as you can, para mayroon ka ng option na ito hindi makapagbigay, bigay itong isa, kakuha ka. Tapos minsan, guys, yung presyo, ano nyo na, sacrifice nyo yung presyo para lang kayong kakamanok, just to survive this shortage ng ating manok. Kahit mahal, bibilhin nyo at para lang makapagtinda kayo. Kung paano kayo kikita, iakyat yung presyo nyo. At least, mas steady pa rin. Kahit hindi naman ganong malaki yung kita mo, just for this month. Kasi ang manok naman, guys, ay hindi lang naman for December na negosyo. For whole year round itong manok. Itong lechon manok, parang ano na ito eh. Parang common dish na ng mga Pilipino. Ito na ang nagiging ulam ng hapunan ng mga Pilipino. So, kung hindi tayo ngayon kikita ng malaki by December, January to November, babawi tayo. So, huwag kayong mawala na pag-asa na kukunti lang manok December sana, pero babawi tayo sa ibang mga buwan or ano kayo, mag-diversify, harap kayo ng ibang matitinda. Yung tawag nito, yung limpo. Gagawa kayo ng ibang paraan. Halimbawa, kung talagang kulang talaga, frozen. At saka, bantayan din nyo yung mga frozen na makukuha nyo ay yung mga kadalasan naman sa frozen. Minsan talaga, mayroon talagang delayed sa pag-process. Hindi kaagad na-frozen yung manok. Kaya mayroon mga frozen ngayon na medyo low ang quality. So, mag-affect yan sa inyong quality din na inyong lechon. So, tandaan nyo yan. Pag titingnan nyo yung magandang frozen din kasi nililitson natin yun, guys. Tandaan niya. Titingnan nyo yung klase ng manok na inyong nabibili. Okay, so, yung lechon bili. It's time for ano, season ito ng lechon bili. Pwede na kayo mag-start sa ano ngayon, mag-booking na kayo sa mga kaibigan nyo, yung mga company na kilala nyo. I-booking nyo yung mag-booking na kayo sa mga kaibigan nyo na, for your party. Kahit maka-order lang kayo, guys, mga 10 hanggang for whole December pag ma-order lang kayo ng 50 pieces lang for the whole month of December, malaking bagay na yon. Makapagbigay na kayo ng mga 13 months sa inyong mga empleyado, sa inyong mga, makapagbigay na kayo. Kahit may kunting kita na kayo sa bili lang yan. Kasi kung makikita nyo yan, yung vlog natin about lechon bili, mayroon naman kita yan. So, i-maximize na rin nyo yan this December. Huwag lang kayong, halimbawa, ito, kulang tayo sa manok. Wala. Nandun lang kayo, mabuboard lang kayo sa kaisip, wala kayong magawa. So, ito, mag-practice na kayo ngayon. Lechon belly, limpo, para ano, dagdag binta, guys, dahil kulang tayo sa supply ng manok. Hi, Sir Roel, Dan G. Casson. Okay. Jay Macarenas. Hi, Jay! Mamaya, guys, sabi, babasahin ko yung, ano, yung mga message nyo. Continuous lang muna tayo kasi para tuloy-tuloy ating discussion. Then, later on, we will read your comments. At para medyo marami-rami yung ating discussion. As I said, guys, medyo ano tayo, wala tayo ngayong ganong vlog kasi mas preferred ako ng ganito eh. Mas marami akong madidiscuss sa ganitong platform na live kasi mag-i-edit pa ako. Dadami ko pang gagawin na video kasi mag-i-edit pa ako. So, ang ano naman ay dito lang tayo muna nakapokus sa lechon manok eh. So,
Pagbigyan ito ng pansin natin dahil December is coming, mabinta ang napakalakas ng manok ngayon. So paano natin, pag-usapan natin kung paano kayo makapag get through this month of December na hindi kayo ma ano, hindi kayo ma tawag natin ito, para hindi kayo mabibitin sa pagninegosyo o pagbibinta ng inyong lechon manok. Ang iba pang paraan, guys, gawin natin minsan kung huwag lang kayo mag-i-stick doon sa ano, sa sizes ng inyong manok, kasi kung talagang sizing mo is 1 kilo at talagang mahirapan ka na maghanap, maghanap ka na ng paraan. Kung baga, bababa ka sa ano, sizes, halimbawa gawin mo ng maraming 800, 900, so maging adjustable na tayo, guys, pag ganitong panahon na short na ang yung manok. Yung halimbawa, yung requirement mo is 1 kilo. Kung halimbawa may bin-deliver sa inyo, boss, wala akong available na 1 kilo. Okay ka lang ba pag 900 grams, 800 grams? Ganon. So, pag-iisipan mo na kung di ka kukuha ngayon dahil wala yung sizes mo, baka bukas. Ganon din naman. So, wala kang maibinta sa lechonan mo. So, mag-adjust ka na rin. Mag-adjust ka. Kung walang 1 kilo, sige, kuha ka ng 900 grams. Minsan nga ako, kumukuha din ako pag wala talagang 100 grams, 1 kilo. Minsan kumukuha ko ng 1.1, 1.2 para lang ako makapagbinta. At minsan, di pa ako makapag-adjust sa presyo. Ayun nga, nagpaano tayo? Nagpalugi ng kunting kita. Hindi naman talaga totally lugi, pero lugi ka sa kita. Dahil halimbawa, yung 1 kilo, nagiging 1.2. So, that is 200 grams. At tag 120 ang kilo, 130. So, 100 grams is 26. So, diferensya ng 46. Tapos, yung net na kikitain mo bawat manok ay 70 lang. So, nagiging 24 na lang kita mo dahil sa pag malaki yung manok mong binibinta. At di ka nag-adjust. Minsan kasi, guys, hindi madali yung mag-adjust sa presyo mo, lalong-lalo na kung sa area mo ay mayroon ka rin mga kompetensya. Tapos, pag sa akin lang gano'n, tapos malaki yung manok mo na kukuha, minsan ay isipin mo na lang na sige, dito lang muna ako mag-steady muna ako sa price, tapos bahala na malaki yung manok bibinta ko. Anyway, the next day makabawi ka na naman. Just to stay the business, guys, para lang kayong mayroon kayong ibibinta. Huwag na kayong maging ano lang, maging talagang ganito ang manok. Hindi mo kasi ano yan, hindi kasi mo yan ang manok, kasi guys, hindi katulad ng isang produkto na may na-manufactured ng machine. Yan ay pinapatubo gamit ang machine, pero with life siya kasi. So, hindi mo makontrol yung tubo niya. Hindi mo makontrol yung panahon, kasi dami-daming panahon. Tulad ng bagyo, na apektuhan sila dahil sa bagyo. So, naapektuhan sila dahil minsan magkasakit. So, daming factors kung bakit ang manok ay minsan parang kulang talaga, minsan sobrang daming supply. So maging ano kayo, guys, maging mag-practice na kayo sa negosyo ito, dahil hindi ito katulad ng mga as I said, yung mga produkto na minapacture ng isang makina na minumold lang doon, pare-pareha yung sizes, lahat lumalabas, lahat katulad ng soft drinks, lahat naman lumalabas, pareha ng ano, sukat, yung mga bute, yung mga laman. So, itong manok, hindi mo makontrol, guys. Daming mga factors, kaya magiging adjustable din tayo sa ating mga negosyong manok. Kasi, ayun nga, as I said, hindi natin kontrolado ang paglaki ng manok. So, sa supply din, minsan, mga kumpanya din, guys, mga integrators, minsan, lalo na last how many months, naka-experience din sila ng mga losses dahil sa mahina ang binta nila. Katulad ng mga, halimbawa, itong mga malalaking kumpanya like Magnolia, Bounty, ng iba pa dyan. Sila kasi, guys, ang mga leading manufacturers ng manok na nagsusupply din sa mga fast food chains like McDonald's, Jollibee, Chowking, Manginasal, lahat dyan. Sila ay leading suppliers din. So, yung mga yan ay apektado sa ang ating nakaraan na itong current na crisis natin. Sila ay apektado din sa negosyo, kaya humina yung binta nila. So, anong nangyari sa ating poultry industry? So, marami silang excess na supply na doon sa
ano sa storage dahil hindi mabintang yung lahat kasi yung manok naman guys hindi mo kasi mabadaling i-stop yung production hindi katulad ng mga sa acid na produkto na hindi without life kasi yung mga soft drinks dali lang i-stop mo kayo ngayon lang i-stop yan yung manok eh hindi mo basta-basta ma-stop ang production dyan dahil araw-araw yung nangingitlog eh so pag pangingitlog na yan yung itlog saan mo naman dalhin yon so syempre mayroon na nakalaan dyan na mga poultry na naghihintay, siyempre, ilagay mo doon sa layers. So, tapos ng layers, ilalagay doon sa poultry. So, ang daming steps bago mo i-stop yan kasi, yun nga, nandun yung manok, palaging nai-itlog. So, sa first step doon, guys, pwede i-stop doon sa pag-itlog. Yung itlog, hindi mo ilagay doon sa, hindi mo yan ipa-incubate para di maging sisiyo. So, mahal din naman ang klaseng itlog yan, guys. Hindi yan katulad ng mga layer eggs na mura lang. Iyan ay napakamahal na mga layer dahil iyan nga ay ginagamit for production ng meat, chicken meat. Iyan nga yung nililitso natin. So, hindi yan katulad ng mga ordinary eggs na napakamura. Yung mga table eggs, iyan ay mahal. So, pag i-stop nila yan, after nangingitlog yung manok, ibibinta nila yung manok na magiging broiler, napakamahal niyan. So, mga cost niyan ay mga nasa 15 pesos each egg. So, paano mo yan? Sino namang bumibili ng itlog na ganoon kamahal? 'Di ba? Compared mo sa table egg na tag 5 pesos lang, 4 pesos. So hindi mo basta-basta ma-stop ang production. So nangyari, pupunta niyan sa mga farm tapos sina-harvest, pag hindi talaga mabinta, nandoon sa storage or nasa mga nagiging frozen. Kaya yung minsan, yung mga ano, integrators or itong mga poultry producing company nagre-reduce sila after how many months talagang kita nila na lugi sila nagka-cutback sila doon sa production nila ng manok egg so kunti lang yung sinesetting sila ng itlog so kukunti na yung manok na lumalabas after 6 months guys nandoon na yung effect ng production nila biglang bumababa ang production so para sila mapigilan ang lugi nila. Ganun ang ginagawa ng mga companies para sila makasalugi. Kaya nga, di nga basta-basta sa ganitong negosyo sa poultry kasi ang dami ding mga problema. Hindi mo kasi control ang manok. So, magdaka kayo guys kung bakit alam ko yan dahil galing tayo dyan sa industry na yan. Alam natin ang pasikot-sikot yan kaya mayroon tayong maishishare dyan sa inyo. Kung paano ang negosyo na poultry industry. So meron din tayong kunting alam diyan kahit paano at para may share ko din sa inyo 'yan. Okay, so ayun, isang paraan doon ay ating balikan natin guys para laman makadagdag binta tayo. Ayun, sa limpo, idagdag niyo yung volume ng limpo niyo. So sa belly instead na magreklamo kayo na ang hirap pala na negosyo yung manok eh. Akala ko ba madali lang. So wag kayong aasa lang sa manok minsan kung kulang talaga ang production, hintayin na lang natin magbalik normal dahil ganun yan ang palagi guys eh. Ganun talaga ang manok katulad din ng mga supply ng mga isda. Minsan marami, minsan kulang, pero mas maganda itong manok dahil pinoproduce naman ito ng mga kumpanya hindi katulad ng mga isda na nandiyan lang sa dagat, hindi natin alam. Kung may bagyo, di makuha. Tapos yung isda pa naman, napakamahal. Katulad ng manok na kahit pinuproduce ito ng kumpanya, yung presyo ay hindi ganun kataas. Hindi katulad ng mga isda, guys, na napakamahal kahit hindi naman yan pinapatubo ng mga malalaking kumpanya. Hindi katulad, except doon sa bangus at saka tilapia. Diba? So, yung mga isdang dagat, minsan mapansin nyo, napakamahal. Dahil yan sa mga traders na nagmi-middle sa negosyo. So sa manok naman kung mapansin nyo, ito ang pinakamura na ulam. Papansin niyo, kahit pupunta kayo sa merkado, kumpara niyo sa mga pork, beef, lahat, kambing, isda, mahal pa rin ang iba. Yung isda naman yung may murang isda, yung mga mamurahing isda din, hindi mo ma-compare sa manok. Pero kung manok talaga ay palaging mababa ang presyo compared sa ibang mga meat. Kaya ito ang nagiging ulam na ngayon ng mga karamihang mga Pilipino. Kahit saan, ito ang kaya napakamaraming production ng manok dahil ito ang
nagiging ulam, pambansang ulam na natin. Kahit paano ginagawa, mayroong ginagawang fried chicken, mayroong ginagawang ayun, lechon manok, mayroong inasal, di ba? So kung iano mo yan guys, every family na isang misa sa isang Pilipino ay meron talaga everyday. Pag titingnan mo yan, mayroong isang manok na inuulam bawat Pilipino. So 410 ilan tayo? 110 million Filipinos. And then i-divide natin yan halimbawa lang sa every family mayroong 4-5. So 110 divided by 5 persons. So may mga almost 20 million families na kumakain ng manok. So kung yan ay i-serve natin, kailangan natin ng 20 million. Gawin natin 10 million chickens supplies everyday na magiging ulam ng mga Pilipino. Yun kasi ang kaya nagiging mura yung yun ang napaka daming supply ng manok. Pero kahit sa kadadami, si shorts pa rin. Kaya yun ha, isang ano natin, isang option natin kung kukulangin ang supply ng manok. Dagdagan nyo yung sa limpo nyo. Tapos belly, mag-start na kayo ng lechon belly kasi season na yung ngayon ng Pasko. Hindi lang mabinta ang lechon manok lang, pati ang lechon belly guys mabinta rin. So pinakamadaling mag-order nyo ang inyong mga kaibigan lalo na sa Pasko. So bung-book na kayo ngayon po lang, i-book nyo na yung lechon belly nyo. Mag-practice na kayo, gagasto kayo ng konti kung paano gagawin ang lechon belly. Okay, so ayan, update yan sa press presyo ng manok. Dahil sa ngayon dito sa amin ay umabot na sa 125-130 per kilo sa ating presyo ng fresh na chicken. Magkapantay na sa frozen chicken. So ganun guys, that's the first option. Gagawa kayo ng ibang produkto sa negosyo nyo kasi yung lechon na naman ay pwedeng lutuin nyo ang manok eh. Pwede lutuin nyo ang lechon manok doon, pwede lutuin doon ang limpo, pwede lutuin din ang belly. So yan ang iyong option. And then another option is dagdag kayo ng supplier. Kahit paano pag maraming supplier nyo ay makapagbigay din yung iba, makapagbigay din yung ibang mga supplier nyo kahit medyo mahal yung presyo, kukuha kayo guys just to stay with the business para lang kayo para may tawid natin itong December na meron kayong supply. Kasi as I said, ang lechon manok ay hindi lang for December business guys. Ito lang talaga ang year na malakas ang lechon manok dahil napakaraming parties. Ewan ko ngayon, meron bang mga parties dahil dito ngayon may crisis. So kahit paano, nun pa rin eh. Malakas pa rin ang lechon manok, lalong-lalo na dyan sa may bandang 23 up hanggang January 1 dahil ano yan eh, New Year's Day. So maraming party. Hindi lang manok, kaya i-focus nyo, magdagdag din kayo ng kahit makabinta kayo ng 20 na lechon belly, maganda na yon. Ilang piraso na yun, ilang ano na yung manok, isang lechon belly guys, ilang manok na yon na equivalent na mabinta mo. Kung makabinta kayo ng isang belly, lechon belly, mga lamang 12 to 15 manok na ginanis na kita mo ay isang lechon belly lang. Okay, so yun, isang dagdag kayo ng produkto nyo. And then supplier, dagdag kayo ng supplier, hanap na kayo ngayon ng supplier para yun ang second option nyo na makakuha ng additional supply. Tapos yung presyo, kuha kayo ng medyo, yung suki nyo ay medyo mababa, kahit kundi kahit 5 pesos minsan ako guys, kahit 10 pesos yung lamang sa kabila, kinukuha ko na guys kaysa wala talaga akong maibinta. Huwag lang kayong mag-stick sa kasi yung dito yung ito yung mura eh. Huwag pag-isipan nyo lagi yung negosyo nyo na nag-float palagi. Hindi na lang, ibig sabihin ba kung walang manok, kung mahal ang manok, hindi ka na magbibinta. So palagi isipin mo guys na negosyo may stay afloat. Hanap kayo ng paraan. Kahit mahal yung manok, bibili kayo. At kahit mahal yan, tapos may balance ka naman. Itong isang supplier mo medyo mababa, itong bagong supplier mo medyo mataas. Dahil minsan talaga yung ibang supplier
mapagsamantala, lalo-lalo kung baguhan ka lang. So, huwag nyo lang intindihin yun, basta lang kayong mayroon kayong makuhang supply sa inyong ibibintang lechon manok. And then, mag-adjust na rin kayo ng sizing. Halimbawa, talagang tumaas na yung presyo, at saka yung presyo na yung retail nyo ay ganun pa rin, adjust na rin kayo sa sizing. Halimbawa, itong 1 kilo yung dating binibinta nyo, or 1 kilo 1.1, kahit dito na sa 1 kilo, baba kayo ng 100 grams, 200 grams. Minsan nga po eh, may ano talagang time na kumuha na ako ng ano eh, 800 grams eh. Dahil wala talagang mabibinta. Tapos, nagkakataon yun na mayroong supply ng maliliit na chicken na walang kumukuha. Kinukuha ko yun para lang mabinta, may binta, kung mayroon ako may binta. In-adjust ko naman yung presyo. At kahit in-adjust mo yung presyo kahit kunti guys, talaga pag supply ay kung talagang malakas ang demand ay nabibinta pa rin kahit maliliit yung mga manok mo. Yun ang ano, another option. You have to buy kahit mahal, ibabalansi mo lang. Tapos yung sizing ng inyong kinukuha, kukunin mo na para lang may mabibinta kahit maliit kunti, maliit siya. Kukunin nyo na, adjust nyo yung presyo. Tapos eh, kung talagang malalaki naman yung presyo, so minsan ako ay sinusugal ko yung presyo kahit medyo malalaki, kinukuha ko rin para lang mayroon akong may binta sa aking tindahan. Ang ganyan tayo mag-isip guys, huwag lang kayong nakano lang, naka one side yung mata nyo ay nakapokus lang sa isang ganito, ito na lang talaga standard nyo. Hindi, iba ito sa manok guys, kasi hindi magkaano, hindi kaya sa isa, hindi ito control ng tao yung ano, except kung ano guys, kung mayroon kayong pag malaki na kayo, mayroon na kayong mga kontrata dyan sa mga malaking kumpanya, kahit pa nga mayroon kayong kontrata guys, talagang minsan ay malalabag yan dahil nga sa mga unforeseen mga events sa manok. Okay, so minsan guys, kung talagang kailangan nyo nang iakyat na yung presyo, iakyat nyo na. Halimbawa, talagang kulang talaga yung manok, tapos napakamahal na, halos wala ka nang maibinta dahil wala ka nang makukuha, akyat nyo na yung presyo eh, kaysa wala kayong kaysa palugi na lang kayo palagi. So malakas din naman ang demand, so gagawin nyo, kukuha kayo ng mahal yung mahal na manok ngayon, iakyat nyo rin yung presyo. Huwag nyo nang masyadong damihan kasi baka hindi rin kagati ng customer. As long as mayroon kayong binibinta, dahil malaman din naman ng mga customer yan eh, dahil mahal ang yung manok nakuha, explain nyo lang sa customer, napakamahal talaga ng manok. Kahit punta kayo ngayon sa palengke, napakamahal ng manok, kaya kumukuha lang ako, kaya ganito yung presyo ko, medyo mahal dahil mahal yan ang kuha ko ng manok. Pero pag manatili pa rin na masarap yung manok guys, masarap yung timpla nyo, andan pa rin, babalik-balikan pa rin yung manok nyo dahil gustong-gusto nila yung timpla nyo eh. Mas kahit mahal kayo at masarap, pabalik-balikan pa rin kayo. Pero wag kayong maging ano, wag kayong matatakot na mag-increase ng presyo, dahil hindi lang naman kayo ang apektado diyan eh. Kung kayo ay umi-increase ng presyo, pati kalaban niyo, pati mga competitors natin ay nag-i-increase din, dahil sila lahat ay apektado sa mahal na supplies o kulang na supplies, hindi lang ikaw eh. So, kung mahal ang kuha mo at wala ka ng ibang option, you have to increase your price kaysa wala ka talagang kikitain. Minsan na ano ka na eh, maka pag-isip ko na ang hirap nito eh. So bakit naman ang hirap kung isang magiging negosyante ka lang mag-isip? So bibili ka kahit mahal, akyat mo rin yung presyo. Alam nga naman, ang laki ng puhunan mo, tapos ibinta mo at palugi, na alam mo namang kulang ang manok, wala talagang supply, ikaw lang naman yung apektuhan dyan. Lahat naman tayo, lahat naman sa mga lechonan ay, ibig sabihin ba, ikaw lang na bumibili naman sila din eh. Kung ayaw nilang mapakit ng presyo, bahala na sila, malugi sila. Ikaw, meron ka namang iniisip na negosyante ka, akyat ka na. Bakit ka naman magpalugi na lahat naman ay mahal na binibili? So, akyat, adjust mo na yung presyo. Kung necessary na talaga. Kung talagang tingin nyo na malulugi ka na, akyat nyo ng presyo kaysa magbibinta lang kayo ng palugi. Okay? Naintindihan nyo guys? I hope naintindihan nyo yun, para isang magandang tip yun para sa inyo. Based sa experience ko as lechonero. At tayo din guys ay galing dyan sa industry na yan. Galing tayo sa sales. So hindi tayo baguhan dyan. Kaya alam natin ang pasikot-sikot kung paano ang negosyong manok. So
Yan ay magandang tips ko sa inyo guys para sa ngayong Disyembre. Para huwag kayong, hindi kayo manibago, lalong-lalo sa mga baguhan dito sa Litson na negosyo. Ano yung mga tips ko? Susundin nyo dahil yun ay napakagandang tips na pwede nyong magamit nyo sa ating negosyong ito. Okay. Napakaganda nga rin yung discussion ngayon guys. Hindi ko kalain makapag-discuss tayo ng ganun dahil bago lang ako natapos ng ganun, nagluto ng dalawang order ng lechon belly guys. Bawing-bawing ako sa kunting manok ngayon. Nakapagluto na tayo ng dalawang lechon belly. At tayo din ay nagsisimula na rin magbinta ng whole na lechon baboy guys, yung Cebu lechon. Later on guys, mga next year siguro dito sa ating channel makapag-share na rin tayo kung paano ito ginagawa, paano ito magiging negosyo natin, dagdag negosyo natin sa ating channel. Meron kayong aabangan dito sa ating channel na ibang negosyo din naman para naman dagdag na itong negosyo ito guys ay lahat ay ano ito, related to lahat. Pwede mo itong pagsasabay-sabayin sa inyong tindahan. Kaya yung ginagawa ko ngayon, naghanap ako ng paraan na itong mga negosyo ito ay masishare natin sa inyo to have another product sa inyong negosyo. So, sabay-sabay tayo nating pagtutunan natin yun guys. At saka magandang pagkataon ito dahil dito sa whole lechon baboy ay bago lang ako pumasok dito sa whole talaga, sa whole ha. Kasi lechon belly lang naman ako eh. So, pinapasok ko ito. At medyo okay naman. So, later on, sishare ko sa inyo kung ano ang negosyong lechon baboy. Lalo na sa lechon, Cebu lechon. Alam nyo naman na kilala ito ang Cebu lechon guys. Dahil ito ay mayroong distinct taste na napakasarap. Sarap talaga ng lechon, Cebu lechon. Pero mayroon naman akong ano guys, alam dyan na kaso lang medyo ako dati ayaw kong maglitson dahil sa laborious masyado ang buong baboy maglilitson. Pero naisip ko na rin na ano ko na rin, i-share ko rin sa inyo dahil meron din namang talagang kagusto nito dahil ang Cebu litson ba guys ay napakasarap na litson. So siguro dyan sa ibang mga lugar ay magugustuhan nyo. Later on, by siguro hindi ngayon this year, by next year, mayroon na tayong mga vlog about sa Cebu litson. Meron na kayong papanoorin dito sa channel ni Food Daddy. Okay, so maraming salamat at magbabasa na tayo ng ating mga comments. Balik sa baba tayo guys ha. Si Roel Tihada. Hi Roel. Tokayo. Gandang hapon boss. Si Hamilton PH Official. Ano po secret sauce niyo po? Hi Hamilton, meron tayo sauce dyan sa ano? Vlog natin, panoorin mo lang. Giving na yan eh. Hi po, Hamilton. Si Plodimel Balberona. Food Daddy, nakabili na ako ng injecting solutions mo. Try ko magluto. Paano gumawa ng sauce mo? Salamat. Hi, Ma'am Floor. Ikaw pala sinasabi ng kapatid ko dun sa Valenzuela. Melba. Tatandaan ko yung Melba eh. Sinasabi ng kapatid ko. Sorry sa mga iba, hindi ko talaga na kasi may iba kasi direct na doon kumukuha sa kapatid ko. Ang gawin nyo guys, kung kumukuha kayo sa kapatid ko, magsabi kayo doon kung sino kayo sa ating YouTube channel na nag-subscribe kayo sa Facebook. Paalam kayo sa kapatid ko, ipasulat nyo doon para ma-shoutout kayo at saka yung sa doon sa mga tawag nito sa application, tawag kayo sa akin kasi yung kapatid ko naman ay hindi pa alam, nag-aaral pa rin yun sa ating lechon business. Si what the fuck, sir, sobrang interesado ako sa business model mo. Ask lang po akong how much safe na investment para po malaman ko kung sapat na or kulang pa na ipon ko. Thank you, sir. More sales. Okay, ngayon ko yun guys, i-discuss natin sa discuss ko yun sa inyo ng kadali. Meron pa naman tayong 20 minutes pero hindi ko dito
isasabi ang amount kasi sobra naman kung magano tayo, negosyong negosyo na talaga. Ang atin naman guys ay tumpagtutulong eh. So mayroon naman tayong ano proper venue kung saan natin pag-usapan yan. Kung gusto nyo, dyan sa messenger ko, tawag kayo. Mayroon naman akong cellphone number nakalagay dyan. Tatawagan nyo ako guys, okay? Para natin mapag-usapan yung mga sinasabi nyo, mga ganun. Si Idol Chan, Charlie. Hi Idol, salit chun baboy. Pagkatay lang ng isang baboy, magkano ibayad ko na nagkatay at isang lechon baboy, magkano ibayad ko? Yan, Charlie Chan, abangan mo yan, sir, para mayroon na ba tayong ano dyan, marami pa tayong additional ano, tawag nito, inputs para sa ating lechon baboy. Sir, nag-stock ka po ba ng manok? Good for 1 week or everyday ka talaga bumili siguro? Guys, pag yung manok kasi, pag mayroon talagang everyday na hindi pa naman shortage, okay yung ganda yung everyday ka nagpa-deliver para palaging fresh yung manok mo. So, yung manok mo dyan sa freezer ay mga 2 to 3 days lang, nauubos mo na. So, everyday ka nag-deliver, pero first in, first out pa rin. Yung deliver mo ngayon, lagay mo sa freezer, yung kahapon, yun ang pauuna mo dun sa tindahan nyo. Kumbaga, mayroon kang delivery every day for the next day yan para hindi ka maubusan ng supply. Ganun ang gagawin nyo. Wag yung panami-dami. Gusto nyo for the week, gagawin nyo. Minsan kasi magkaroon kayo ng problema. Hindi nyo mapansin, masiraan kayo dahil ayun, sa dami nyong process, minsan kukulangan kayo ng yelo. So, maraming mga procedure yan guys kung paano yan gagawin. So, ano lang, dandahan lang. Kung may supply marami, dandahan lang, mag-stack lang kayo ng more 1 to 2 days. Pinakamarami na yung 3 days para palaging presko ang inyong manok. Okay? Sino pa ba yun? Si sobrang interesado ako, si What the Fuck, si Charlie Chan, Idol, ano ibayad? Charlie Chan, just stay connected. Kabukiran, pa-shout out naman po, Idol. Hi, Kabukiran! Shout out kay Kabukiran PH. Kumusta ka? Munik ka na ba? Kabukiran PH. Albert Belodio. Sir, stuck po ba ng manok? Good for 1 week. Yun, sinasabi ko na. Sinasagot ko yan, Albert, ha? Jay Mascari. Hi, sir. Well done, GCAS 1K. Look. Okay, Jay. Tingnan ko sa GCAS ng anak ko. Journey of Success TV. Nagplan po akong mag-start ng lechon manok business. Good. Mamelba, hi po daddy, watching from, hi ma'am, from Israel pala si Mamelba, Marbelba Balberona, thank you Mamelba ha, Journey of Success TV from Davao po ako, Idol, thank you, Journey of Success, Yuwani Braca, mayong hapon sir, watching from Leyte, thank you Yuwani, Rodolfo Padua, good fee my doll. Nanood ako ngayon from Dasmariñas, Cavite. Si Duani Dotelios, Sir Idol, Daddy, ano po talaga ang mapasarap na timpla sa lechon manok? Yan, mayroon tayong ano, Duani, mayroon tayo sa Batangas, Valenzuela at saka Dagupan. Try niya muna yon. Mayroon naman tayong panahon mag-ibinto, pero this time, malapit na December, try na muna yon sa akin. Mura lang naman yon, baka mas mahal pa yung gagawin yung eksperimento. Tsaka later on na kayo mag-experiment after Christmas ngayon, bibili na lang kayo para makapag-start kayo sa business. Poncito Alabaso, Alabaso. Hi sir, Chito Alabaso watching Edmonton, Alberto Canal. Yes sir, I think you will be ordering our griller through Norman Zareno. Aristotle Bernardo, hello sir, watching from UAA. Lagi ako nakatutok at nakaabang sa mga videos mo. Thank you Aristotle Bernardo. At Robert P. Ocana. Oh, Oxon Jr. Thank you, sir, Robert. Albert Valenzuela. Okay po, sir. Salamat. Sir, ask ko lang po ang timbang ng regular manok. Nalilitson. Yan, guys. 1 kilo ang ano, ideal na sizes. Pero ganitong mga December, mag-adjust na kayo, guys. Kung anong available dyan sa ano. Huwag lang masyadong malaki. Malulugi kayo. Okay. So, ano ba yung kanina siya? Tinatanong na gusto kong ano, i-explain.
Ayun guys, yung ano, yung sinasabi kong business, yung nagtatanong kung ano, yung sino ba yun, si ano guys, itong negosyo natin ay yun nga, baga package talaga ito eh. Meron tayong griller guys. So to start with, kung lalong-lalong sa mga baguhan, siyempre hanap kayo ng griller. Mag ano pa kayo, mag mag ano pa tayo, mag eksperimento pa kayo ng timpla. So meron na tayong timpla. Huwag muna mag-eksperimento. Try lang muna kayo kasi as I said, mahirap mag-eksperimento at saka ang tagal din, gagasto ka rin, tapos ang magiging eksperimento mo ay bigla ka na lang magtatayo ng litsuna, tapos 'yun, magsisira dahil hindi nga nagustuhan yung mga timpla natin. So try na muna yung ano natin guys, proven na formula, try nyo muna to start with ano, magandang negosyo. Later on, kung mayroon na kayong kung gusto nyo magsimula, mayroon tayo. Kung gusto na talaga mag-start, pwede kayo magsimula with our business system. Mayroon akong griller, mayroon tayong panimpla. So with that, makapagsimula na kayo. Alam kayo ng pwesto. And then, since mayroon tayong free tutorial, manood kayo sa ating channel, manood kayo sa ating mga vlog, mayroon tayo dyan mga free, napakadami dyan mga tips. At pwede naman akong, pwede nyo akong matawagan guys. Dyan pa lang guys, makapagsimula na kayo. At yung ating formula guys, ay open yan. So, pagkakataon nyo, halimbawa kung gusto nyo na ano, mag-acquire ng ating timpla, pag-usapan natin yan. Okay? So, hindi ko naman yan inaano kasi may iba ang ano ko, iba kong prinsipyo, iba ang prinsipyo ko diyan sa ganun. Gusto ko lang mag-share, pero mayroon tayong konting ano lang, konting secret na ano. Kasi trade secret yan guys eh, hindi ko naman yan actually pinagdadamot, pero konting ano lang, konting share lang naman dahil ito naman ay gagawin nyo habang buhay, magiging sa inyo naman ito lifetime, sa negosyo mo na ito eh. Maintindihan nyo rin yan kung bakit ganun. At saka compare nyo yan sa mga traditional na negosyo. Ito yung sinasabi kong traditional, yung mga franchise, yan ang traditional. Kasi bibili ka talaga sa kanila yung pangalan, tapos after how many years, wala rin yung mapasa iyo. Mayroon akong in-explain dyan guys sa mga vlog natin. Panoorin nyo yan kung paano ko yan in-explain. Kaya ganito yung style natin, duplicatable business. Ito yung sinasabi kong the revolutionary duplicatable business kay Food Daddy lang ito. Okay, so ang ano guys, meron lang akong napansin diba dyan kasi sa medyo matagal na tayo, dumami na rin ang ating mga followers, dumami na rin ang tatanong. Minsan ay di ko nasasagot yung iba kasi minsan din naman may mga makulit na nagtatanong. Minsan rin ay di ko napansin yung iba at minsan ay nag-ano na sa atin, nag-hate na dahil nga yung minsan hindi natin nasagot. So yung iba dyan na hindi ko nasasagot, sorry po. Try natin ulit. Kasi minsan kasi nire-review ko yung mga message doon at nahuli ako mag-reply. Minsan yung sabi na anak ko pa, mayroon kang message dito, ang dami mo, hindi mo na ano, hindi mo na babasa. Kaya i-review ko yun kung sino yung mga nag-message sa akin na hindi ko na babasa talaga. So sorry for that kasi dami na talaga guys na nag-ano sa akin, nag tatanong sa Facebook, Messenger, dito pa sa YouTube. Dami ka talagang mga inquiries. Minsan yung iba, hindi ko nga mapansin yung iba. Dami ko nang kausap. Kahapon pa nga lang kausap, the next day tumatawag ulit. Malilimutan ko na kung sino yon, unless, ipakilala muna. Sorry for that guys. Ganun talaga. Medyo dumami na tayo. Kaya maraming salamat sa inyong pag-follow natin sa ating channel. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe. Dumami na tayo guys. Ngayon nga halos everyday ay nagkaroon tayo ng 100 to 200 subscribers na pumapasok. Last week lang ay 5,000 tayo, ngayon ay magiging ano na tayo. 2 weeks ago is 5,000, ngayon maghihapit na, malapit na tayong magiging 7,000. Napansin ko ang bilis ng ano, akyat ng ating mga subscribers. Ibig sabihin dyan, nagugustuhan tayo sa ating mga vlog. So, lalo po ko pang pagbutuhin yung ating mga vlog na makapagdagdag kaalaman ako sa inyo. Kaya nga, humahanap ako ng magandang mga ano, magandang paraan, magagandang tips,
Pini-prepare ko yan, yung every time magkaroon ako ng live, nag-prepare ako ng magandang tips para dagdag kalaman, para dagdag tips sa inyong negosyo. Sa atin din, hindi ko naman sinasabi guys na tayo ay magaling na, pero mayroon din kasi naman tayong experience. Yun ang lamang natin, dahil sa experience natin, mayroon tayong mga may pag-share din sa inyo. So yung mga experiences ko naman ay sinishare ko lang po. Hindi naman ako nagyayabang na ako ay ganito, galing naman. Hindi naman. Yung hanggang ano lang ako, hanggang saan lang yung alam ko, yun lang sinishare ko dito sa aking channel. So huwag niyo namang sasabihin nagmaramot ako, nag-ano na, nako. Hindi naman ko ganun guys. So meron na naman tayong, minsan nga eh, dami nang meron nang nag-hate dahil nga hindi na napansin yung mga messages nyo. Kaya sorry for that. Sana po'y naintindihan niyo. At sa mga baguhan pa dyan, mga nanonood natin ngayon, so huwag niyong kalimutan mag-subscribe guys. At i-share niyo na rin ang ating channel. Yung mga vlogs niyo nakikita dyan, i-like niyo and i-share niyo na rin. Para katulad ko, gusto ko i-share sa inyo kung ito'y natanggap niyo, ito'y nagustuhan niyo, i-share niyo rin guys ito sa mga ano niyo, mga mahal sa buhay, mga kaibigan niyo, para naman dami tayong matulungan sa ating channel, sa ating mga negosyo. Dahil itong negosyo naman guys, hindi naman for exclusive sa kanila lang or sa kanino lang eh. Share natin sa lahat para tayong lahat ay magkakaroon ng negosyo. Reminder guys, itong negosyo ay hindi talaga lahat ay nagki-click, pero at least nagta-try tayo, 'di ba? Hindi lahat ay guaranteed na tayo ay umasenso sa negosyo, pero hindi ka asenso kung hindi ka nagta-try. Remember that. Kung nagtatry ka at nag-fail ka, mayroon ka pa rin chance. Bumangon ka at nang bumangon. Kasi as si, ano nga eh, si McDonald's guys eh, how many, ilang beses siya nanulugi? 1,000 na eh. Umabot na almost 1,000 na siya nanulugi, pero bumangon pa siya. Pero look at McDonald's ngayon. He is the number one food feeder o pag nagpapakain sa mga tao. 5% of the world is fed by McDonald's. Sino pang kasunod dyan? Di ko alam. So ganun, sa negosyo kung ano, kung ilang beses ka na ano, natapilok or na fall down, babangon ka nang babangon. Ganun ang isip ng isang negosyante guys. Ganun ang isip ng isang warrior, isang champion, isang ano, lumalaban. Kasi ganyan ang buhay guys, laban lang tayo ng laban. Kasi hindi ka lalaban, papunta tayo dun sa surrender. So pag susurrender na tayo, wala na, di ba? So pag buhay pa tayo guys, laban lang laban. Okay, so maraming salamat sa inyong papanonood ngayon. At ito'y isang another day of magandang linggo. At mayroon tayong magandang tips na naman na ibibigay. Sana'y nagustuhan nyo ito guys, at maraming salamat po. Sino pang, tingnan mo na kung sino pa bang ibang bago na gano'n nag-message. Aborigina family, sir, pwede po magbaba ng premiere. Sorry po Aborigina, magtatapos na tayo. Tamsak po sir, thank you Aborigina. Magpatapos na po tayo. Hi sir Norman, ay nako, nalimutan ko mag-shout out sa aking mga bababait na mga mababait na mga ano, partner and distributor. Pa-shout out kay Sir Norman at saka yung girlfriend niya si Luna. Ma'am, thank you for watching. Thank you for sa aking kaibigan na si Norman, sa aking distributor dyan sa Dagupan, Pampanga. Shout out kay Sir Norman at sa kanyang girlfriend na si Luna, at kay Sir Randy Fariñas ng Baliti, Batangas, ang ating machong distributor dyan sa Batangas, Sir Randy Fariñas. Shout out sa'yo, sir. Kumusta ang ating mga order? Okay. So, maraming Bidabs, thank you Bidabs for watching. Huwag mo kaming kalimutan, idol, pag sobrang sikat ka na. Nako Bidab, siyempre hindi naman. Carl John Torion, hello sir, thank you Carl John. Eric, Irina, Virginia family,
Bruno si Norman Sarino, thank you. Jay Mascarenas, Boss Hamilton. Okay. Maraming maraming salamat po. At Christian po, may seller ba kayo griller sa Davao? Mayroon na tayo, mayroon, nanganap po rin ako sa Davao. Mayroon na tayo pero open pa rin yan. Okay, maraming maraming salamat sa inyo mga kapatid at lalo-lalo sa ating mga kapatid, mga OFW yan sa labas ng Manila, bansa kung saan man kayo ngayon. Magandang hapon ngayon dito sa Cebu. Daghang salamat. Bye-bye. So, ano yung pag-stop?